of the World Organization of the Scout Movement. My dear brothers and sisters, please help me welcome our brother Wendo Romero Avisado. Thank you very much, Ms. Daly, for the very comprehensive eulogy. Akala ko yung eulogy para lang sa mga patay. Now I am afraid that your introduction is much longer than my speech. But really, it gives me the greatest honor and privilege to address my fellow brothers and sisters in this very prestigious organization. Before I proceed, I'd like to give my respects to our two presidents, President Tony, President Nash, to our host, a very young leader of our fraternity, gave us the welcome address, Brother Assemblyman Roland Abdul-Rasif Ayat Karambol. Pwede kayong pumalakpak, libre pumalakpak. Of course, to our convention director, talagang sobrang nagsikap ito para matuloy lang. Brother Harry Barambangan, at ang kanyang mga anak, puro din natin mga brads and sis yan. To the pillars of our organization. The first ever national president of our fraternity as President Cali Dimalin, as President Saidi Lumantod, as President Dasan Labay, as President Ray Reyes, as President Boyd Magallanes, as President Wilmer Malano, of course to our President, two Presidents, Tony Tumpar and Nascati. Pa, isa pagkadami-dami ng ating mga past national presidents dito. At sa pagkadami-dami natin, hindi bagat ito talaga yung tunay na national bayanan. Wala ko ibang sinabi ha. Sinabi ko lang yung totoo. Tsaka hawak-hawak ko dito yung general information sheet na siyang basihan ng pamahalaan kung alin yung mga legally existing corporations, stockman or non-stock. And I have with me, as given to me by one of the commissioners of the Securities and Exchange Commission, the general information sheet filed by then National President Boyet Magallanes in 2014, followed by the general information sheet submitted and filed by President Nas Kadil. Hindi nga ba, ito talaga yung legal na organization in the eyes of the government. Wala ako ibang sinabi ha. Sinabi ko lang na legal. You know, let us not be dismayed. I did not prepare any speech because the true heart of an alpha says everything. It does not necessarily come from the mind gives us only the
options. But the truth of what we are, both physically and spiritually, is what is in the heart. Kaya nga ba, yung mga asawa natin, as in, yung atin na asawa, meron namang may asawa din. Bago nila tayo pinili, hindi ba na lamang kung katangi tayong nakilala ang, pero kung may iba naman, aba, ay hindi nga ba nag-iisip siya kung alin ba rito ang pipiliin niya. So, the mind gives her the option. But in the end, it's always the heart that tells her, si Tony kunin mo, si Nasan kunin mo. Kasi yan, magiging presidente yan, dalawa na yan. And they will be part of the history of our organization. And that is the greatest challenge that is before us. Kaya nga ba, iisip natin, kailangan ba talagang umabot pa sa sukulan at mag-away-away tayo? Ay, hindi. Kaya nandito si Brother Brigadier General O.K. Ipana para siya ang magsabi sa atin na relax lang tayo, brats. Ako man ang highest rank sa atin. Ako ang mapamagitan. But lo and behold, you know, the saga of our organization continues. I remember very well 2 years ago when Brother Tony, after his election as president, had the opportunity to pay me a visit at my office at the Boy Scouts of the Philippines. Now, sabi ko sa kanya, pagkatapos na yun ang graduate ko siya. Sabi ko, Brad, talaga naman, sobrang napakalaki yung challenge ang kakaharapin mo. Alongside with the BOTs, gusto ko rin parangalan. Palapakan natin ang ating mga BOTs na nandito. Kasi nga, everything is water under the bridge. Nagkaroon ng eleksyon sa Davao, nagkaroon ng eleksyon sa Palau. Ang general membership, nagkaroon ng division din. No matter how we run it, ahati tayo dahil siyempre, meron din sa isang grupo, meron sa isang grupo. So ang sabi ko sa kanya, kailangan pagsikapan mo na mapag-isa ulit ating organization. And when the time came na nabisita din ako ni Brad Nash, kasama si Brad Kasan, si Brother Lemuel, Brother Poyet, yun din pinasok ng challenge ni Brad Nash. Brad, you're in that position now. Everything is water under the bridge. It's no use really going back to what has happened because we need to move forward. Just as what I told Brother Nori, it is also your responsibility na pag-isahin ulit ang ating organization. At mag-effort kayong dalawa, Brother Nori, usap kayo. Anong pamantayan na mapag-isa ulit natin ang ating organization? Dahil hindi naman kasalanan ng general membership na nangyari. Pagkos, yun ay desisyon ng kung sino ang mga namumuno. Hindi naman po pwedeng hindi rin namin disputuhin yung mga namumuno. Kaya kapat nakikiusap po kami na pagsikapan natin mapag-isa uli. Hindi naman sila nagkulang na dalawa.
Si Brother Tony really did a lot of missionary work, missionary trips to reach out to Brad Nash. And in the end, talagang nagkausap naman din sila. And despite all the efforts, eh, ito pa rin ang nangyari. Now, pagka i-reduce natin ito, itong nangyari na ito into blaming and accusing and pointing fingers to people, wala pa rin mangyayari. Kaya, let's receive and admit that we are in this situation and think about what we can do. Because that is the essence of the team. Ano ba? Building a stronger Pacific fight through genuine brotherhood, unity, and reconciliation. So, magpumalik ulit tayo, then we cannot but start pointing fingers at people. Ay, hindi na umupo yun. Dahil hindi tayo makakamove forward. And we cannot come up with a stronger organization. Sayang eh. Ang dami-dami natin. Sabi ko nga, ito din siguro ang sari sa akin ng Panginoon. Bakit? Na pag-isa ko, Boy Scouts of the Philippines, which has 2.7 million members, spread out in 10 scouting regions with 121 local councils. Oo naman kami. E tayo pa na whether we like it or not, we are blessed by the Lord. All the years since its founding in 1999, all the way up to now, andyan pa rin tayo. At makikita natin dito ang mga bagay, yung mga talagang nauna na. They've been in the organization for the longest time and perhaps it would have been much easier for them to just, you know, relax, take their time. Pero, makita mo, andito pa rin sila lahat. Kaya, ito ba, yung mga old guards natin, mga old but reliables, but the youngest at heart, pwede ba ang magsitayo kayong lahat? Mga past presidents, mga members natin, board, mga directors, etc. Ano ba ng audience? Kayong mahiya, na seniors na kayo kasi we're in the same boat. Yung mga seniors lang. Yung mga seniors, pwede ba palakpakan natin sila lahat? Bigyan ng jacket yan. Hindi naman nasayang pagpunta nyo dito, Brads. Pinalagpakan kayo. Sinigawan pa kayo ng hep-hep. Sinagot pa ng hurray. Ito yung talagang ano, bukan sa kalopan, talagang usang nagpunta dito. To show our love for the organization. So, bakit kailangan pahirapan natin ang sarili natin? Hindi dapat kahit sa pamilya, meron din problema ganyan sa mga kapatiran. Pareho din sa atin. Thank you. Pareho din sa atin. Aling ka din na pigil. Kaya itong pagpupulong at pagpiliin natin at sama-sama sa araw na ito, ayaw ko yung nagustuhan ng Panginoon. It's God's will that we're all here and by His power, He allowed us to be here. Say hi, hello to each other. Kumusta ka, Brad? Kumusta ka, sis? Kumusta ka na, Brad?
Ilan na ba ang ano mo, Brad? Apo mo. Huwag niyo ako muna. Kasi pagkasabihin na naman iba na ating Brads na kayatan mo ako yung tinatatamaan. Pero yun ang nakikita natin na value ng ating brotherhood. Talagang pwede lang na magsama tayo araw-araw. And we live the past, the good old days, in our childhood, the time when we became members, at namula tayo sa mas maraming pagkaganapan sa organization natin. Hanggang narating natin ito sa ating kasaysayan. And again, we are fortunate and privileged that we will be part in the final unification of our organization. I say final because pag hindi pa nakinig yung iba sa atin, ay bahala na sila sa buhay nila. Sabi nga ni Mayor Rudy, 6 years niya akong city administrator. Maraming asaway. Nakausapin namin. Sasabihan niya, tumigil ka na. Kasi, sayang, pamilya ka, maganda na ang sanang magiging kinabukasan mo, sinisira mo dahil sa droga. Tama na. Ngayon, ayaw mo makinig. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mo nang mamahinga, ay pagpapahingahin ka namin. Therefore, in our case, righteousness, isa lang ang bottom line ng ating pagsasama dito. Ipakita sa buong mundo. Nabi ko sa buong mundo dahil tayo were all over the world. Na ang Alpha si Papay sa Pilipinas ay nagkakaisa. At kung meron mang isang grupo na meron ding NBC ngayon, hayaan natin. Dahil hindi naman natin mapipigilan yun. And yet, it is to us a challenge to reach out to them so that they can be united with us. Kasi nga, sabi ng iba siguro, pakipak, eh sobrang dami na natin. Alam mo, brothers and sisters, no matter how we look at it, and no matter what has happened and what is happening now, despite everything, the truth is at the end of the day, brothers and sisters pa rin natin sila sa mystic circle. Yun na nga ang pakiusap ko na we let go of what has happened. In fact, karamihan sa mga naging dahilan ay hindi na halos organizational, personal na ito. Kaya, you know, personal interests has no place in our organization. We are all here to serve the organization for our benefit now, for the benefit of those who will come after us. We need to lay down the best that we can as our legacy to the next generation of Africans. Kaya na natin. Let's be positive. Let's think of ways that as we reach out to them, they will have no more reason to say, ay, hindi, kami pa rin. Kasi, ayaw pa nila, hindi na natin kasalanan. Hindi
hindi tayo ang na-isolate. Sila ma-isolate and they will be losing face. Huwag naman sana mangyari yun. Sabi ko nga, whatever happens, mag-brush and sister tayo. Kasi nagka-problema tayo sa ating relationship sa ibang bagay. Pero dito sa organization, bottom line, whatever happens, real ka na yun. Hindi tayo pwedeng mag-iisa isa-isa na lang, magpabaya na lang tayo. We will always go through each other's arms and say, Brad, please, magkasama tayo from the start till the end. And again, it is the purpose and mission of this convention. Building a stronger Alpha Sigma Phi through genuine unity, brotherhood, and reconciliation. And I hope that I am able to level up with you because parating nagpunta tayo ito. Kung wala din lang tayong gagawin tama na para sa ating organization. So that, again, is the challenge left and are on the table for all of us to really take up, deliberate, and discuss. And in the end, see that the next National Biennial Convention, iisa na lamang at wala nang iba pa. Congratulate again all of you and all of us for being here. By God's grace, we will succeed in all of our endeavors. Congratulations and God bless us all. Thank you so much, Brad Wando. You are very right that we are still together in one mystic circle. We have ventured into this first step of unity. Reaching out and communication is always the key for a stronger